Bago natin simulan ang kwentong ito, shout out muna natin yung bagong warrior member natin na si Kisses Snowflakes. At sa nag-renew ng badge na si Random Azrael. Nga pala, birthday niya noong April 10. Belated happy birthday. Maraming maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga warrior member ko na si Jude Estrecho at isang subscriber natin na si Glyza Sutilio. Unang karanasan kay Glyza. Taong 2016, Discovery Building, Ortigas. Ito po yung experience ko kay Junjun Pinuno. Nagtatrabaho kasi ako sa isang BPO company. Hanggang ngayon dito pa rin ako nagtatrabaho. Year 2016 ito, magmamahal na araw. Hindi ako umuwi ng Bulacan noon kasi alam ko ang magiging biyahe niyan sa Terminal Baliwag. Yung office namin nasa Floor 23, Discovery Building. May sariling snooze box yung floor na yun. Naalala ko pa, shift ko noon ay 6 a.m. hanggang 2 p.m. At saka, yun yung first time na matutulog ako sa snooze box namin. Yung kwarto kasi na yun, maliit lang pero may apat na triple decker. Dalawa sa kanan at sa kaliwa. Tapos yung pintuan na paggigitnaan nila. Doon ako pumuesto sa unang bed sa kaliwa. Malapit sa pintuan at sa gitna ng triple decker. Uso kasi noon yung parang nagtetent kapag natutulog para hindi na naiistorbo kapag may labas-masok sa kwarto. Nagkakabit sila ng kumot sa sulok-sulok ng bed para hindi nasisilaw sa ilaw. So ako, ang ginawa ko, nilapag ko lang yung mga unan, kumot, pati bag ko. Matapos yan, humiga na ako. Nakahiga lang ako nun. Hindi pa ako natutulog gawa ng maaga pa naman. 2 p.m. na tapos yung shift ko eh. Naririnig ko pa na nagkukwentuhan yung magjowang tomboy sa ilalim ng kama ko. So ako naman, dead ma. Tuloy lang sa pagsa-cellphone. Maya-maya pa. Nakaramdam na ako ng pagbigat ng mata ko. Yun bang inaantok na? Pipikit na sana ako nang biglang may nagsalitang bata sa tabi ko. Oo, batang bata talaga yung boses. As in, napaharap ako sa kaliwa ko. Pinuwesto ko kasi yung paa ko malapit sa pintuan para nakikita ko yung liwanag. Pagharap ko sa kaliwa ko, harap-harapan, nakakita ako ng bata. Buhaghag yung buhok pero hindi ko maaninag kung lalaki ba o babae kasi medyo madilim eh. Ang tanging liwanag lang ay doon sa may pinto tapos nanggagaling pa yun sa labas. Habang yung bata, nakalambitin siya doon. Nakahawak yung kamay niya sa third deck tapos yung paa niya nakatungtong doon sa harang sa gilid ng kama na hinihigaan ko. Maya-maya pa, nagtanong ito sa akin ng, "Ate, nakita mo ba yung bola ko? Nakita mo? Alam ko nakita mo eh. Tumalbog yun dyan eh." Sumagot ako, Pinuno. Ang sabi ko, "Ha? Wala. Wala ako nakita. Bumaba ka dyan. Baka mamaya hinahanap ka na ng nanay mo eh." Kinausap ko talaga siya. Maya-maya pa, na-realized ko na papaanong magkakaroon ng bata dito. Eh bawal ang bata sa office namin. At saka, papaano siya nakapasok sa snooze box? Eh wala naman siyang pass. Nagsalita ulit yung bata ng, "Ate, alam kong nakita mo yung bola ko."
galit na yung boses niya. Tapos nagkukuyakoy na siya sa pagkakalambiti niya. Pinipilit niya talaga ako na ilabas ko yung bola niya. Ang sabi ko naman, bahala ka dyan. Wala akong alam. Bumaba ka na dyan. Ang lakas na ng boses ko nun kasi inis na ako eh. Hanggang sa may nagsalita na isang employee. Ang sabi nito, "Uy, huwag ka nga maingay." Pagbalik ko ng tingin sa bata, wala na ito. Bumaba ako ng kama. Saktong may isang empleyado doon. Tinanong ko siya kung may nakita ba siyang batang lumabas. Ang sabi niya, wala naman. Nagpunta ako sa guard sa labas malapit sa snooze box, yung station niya. Pinipilit ko talaga yung guard na babae at yung lalaki na may lumabas na bata galing snooze box. Meron siyang hinahanap na bola. Tanong ako ng tanong sa kanila kung wala ba silang nakita. Nagkatinginan lang yung dalawang guard. Sabay sabi ng babae, "Walang batang lumalabas. Kanina pa kami naka-duty dito." Ang sabi ko pa nga sa mga guard, nakausap ko yun. Sabay banat yung guard na lalaki sa akin ng, "Nakuneng, madalas naglalaro yun dito. Yung batang multo na yun. Lalo na kapag night shift ako. Mukhang winelcome ka ni Chun-chun." Ikalawang karanasan kay Jude. Walang eksaktong taon dahil ilang taon ang itatalo ng kwentong ito. Wala ring eksaktong lugar, pero sinend naman niya yung mapa ng lugar kung saan naganap ang kwentong ito. Nasa dulo yon ng video. Simulan na natin. Hindi ko alam kung paano ko ito ikukwento, Pinuno. Pero unahin ko na lang yung engkwentro ko sa diwata. Unang beses, Burol. Mga 7 o 8 taong gulang ako nito. Lagi kaming umuwi ng papa ko sa Makalilon, Quezon, tuwing mahal na araw. Doon kami tumutuloy sa tita ko na nakatira malapit sa Burol. At ayun nga, mahal na araw to. Pumunta kami sa tita ko na yon. Kinagabihan nung matutulog na kami, nakapwesto ang ulo namin ng pinsan ko sa may pintuan ng bahay. Tulog na sila. Pero ako hindi pa makatulog. Gawa ng namamahay ako eh. At saka, masyadong maaga matulog yung mga nakatira sa probinsya. Hindi ako sanay. Maya-maya pa, sumilip ako sa kawayang pinto habang hinahanap ko yung antok ko. Pagsilip ko sa pinto, kitang-kita ko na napakaliwanag ng buwan. Kahit walang ilaw sa paligid, nakikita ko ito dahil nga sa liwanag ng buwan. Pagtingin ko sa tuktok ng burol, may nakita akong nagliliwanag na babae. Parang yung sa Lord of the Rings, yung diwata doon. Ganun na ganun yung nakita ko. Pero maniwala kayo o hindi, hindi talaga ako natatakot. Napakagaan sa pakiramdam habang tinititigan ko siya. Nakikita ko din na parang nasa harapan ko lang yung babae, pero medyo malayo yung burol. Matapos yan, bigla na lang akong inantok at nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Pangalawang beses, shortcut. Fast forward tayo, mga 7 or 8 years nung makita ko yung diwata. Mahal na araw din ito, pero doon kami tumuloy sa bahay ng lola ko sa kabilang bundok. Galing ako sa tita ko nun, naglaro kami ng mga pinsan ko. Nung pauwi na ako sa lola ko dahil tapos na kaming maglaro at saka maggagabi na din, inisip ko kung saan ako dadaan. Meron kasing 2 daanan doon eh, para makauwi. Yung isa shortcut, pero masyadong masukal at mapuno yung gubat. Yung isang daan naman,
Paikot sa bundok pero mas maayos naman yung daanan. Naisipan ko na sa shortcut na lang dumaan. Nung malapit na ako doon, biglang bumuhos yung napakalakas na ulan. Yung talagang malalaki yung patak, yung masakit sa balat. Kaya nagmadali akong tumakbo papasok sa shortcut. Pero nung pagpasok ko, mga ilang hakbang ko pa lang, biglang huminto naman yung ulan. E nakikita ko, parang maputik at mahirap nang dumaan sa shortcut. Naisipan kong bumalik na lang ulit at doon na lang ako sa may gilid ng bundok dadaan. Baka kasi mamaya madulas ako doon eh. Tsaka ang daming nakatumbang mga puno. Baka matisod ako. Bukod pa ron, sobrang dilim na din ang dadaanan ko. Nung palabas na ako, maniwala kayo o hindi, biglang bumuhos na naman yung napakalakas na ulan. Sa isip-isip ko, parang pinagtitripan ako ng langit. O siya, sige, no choice na ako. Tuloy ko na lang yung daan ko sa shortcut para kahit papaano, makakasilong-silong ako sa mga puno. Nakakailang hakbang pa lang ako nun. May naramdaman akong kasabay kong naglalakad sa likuran ko. Paglingon ko, merong isang aso na puting-puti ang kulay. Animoy kumikintab sa puti ang bawat hibla ng buhok nito. Pero sigurado naman akong hindi yon aso ng isa sa mga kapitbahay namin. Kasi konti lang naman yung mga aso doon. Tapos kilala ko pa lahat. Kasi mga aso lang din yun ang kalaro ko eh. Iniisip ko kung anong gagawin ko. Kapag binato ko yun, baka naman habulin ako tapos kagatin ako. Kaya ang naisip kong gawin, tumakbo ko ng napakabilis nun kahit madulas yung daan. Paglingon ko sa likod ko, wala na yung aso. Nung malapit na akong makalabas ng gubat, huminto na ako sa pagtakbo. Sinilip ko kung nakasunod ba yung aso. Grabing hingal ako noong mga oras na yon para akong hihimatayin. Naging kampante na ako kasi wala na yung aso eh. Pero nakakaapat na hakbang pa lang ako. Gulat na gulat ako dahil nasa likod ko na yung aso. Nakaupo ito at nakatingin lang sa akin. Sa takot at gulat ko, tumakbo ulit ako ng napakabilis kahit pagod na ako. Pagdating ko sa bahay ng lola ko, kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Ang sabi nito sa akin, baka bantay ko yun. Binantayan ako nun kasi doon ako dumaan sa gubat. Yung gubat na tinatawag kong shortcut. Pangatlong beses, pang-aakit. Mga 20 anyos na ako nito. Umuwi ulit kami doon dahil namatay na yung lola ko. Kinuwento sa akin ng mga tito ko na yung puwet ng lola ko ubos na. Parang may kumain. Pero hindi yan yung ikukwento ko pinuno. Tungkol pa rin ito doon sa diwata. Gabi na nun. Doon ulit kami sa tita ko. Itong araw na to, nalibing na yung lola ko nun. Kaya naman, nag-iinuman na kami noon ng mga tito ko. Nakapuesto kami noon sa gilid ng bahay. Pumunta ako sa likod ng bahay noon para umihi. Pagkatapos kong umihi, bigla akong may nakitang nagliwanag sa gilid ko. Nakita ko na naman ulit yung babaeng nagliliwanag. Nakaharap siya sa akin. Tapos yung kamay niya, parang niyayaya niya ako na sumama sa kanya. Kusa akong naglalakad papunta doon sa babae. Pero parang hindi ako lumalapit. Nanatili siyang nakaharap sa akin at niyayaya pa rin ako. Hindi ko na malaya na tumatakbo na pala ako. Pero ganun pa rin siya. Nakaharap pa rin sa akin na parang lumulutang lang.
nung mga ilang hakbang na lang ako sa kanya at mahahawakan ko na. Nagulat ako kasi may biglang humawak sa kamay ko. Paglingon ko kung sino ito. Asawa pala ng tita ko. Tinanong niya kung saan ako pupunta. Bakit ako tumatakbo papunta ng Burol? Yun pala, hinabol ako nitong asawa ng tita ko. Nagulat na lang ako. Nasa tuktok na pala ako ng Burol nun. Matapos yan, naglakad na lang kami pabalik sa bahay. Tapos kinuwento niya yung nangyari sa amin. Kaya pinagalitan ako ng mga tito ko at pinapasok na lang sa loob ng bahay. Bumalik ako dito noong February lang, itong 2020. Kasi namatay yung isang tito ko noon. Sinabi nila sa akin na pinutol na yung puno ng balete at sampalok sa Burol. Hanggang dito na lang pinuno. Yan yung mga karanasan ko nung nakainkwentro ko yung diwata ng tatlong beses. Okay, opinyon ko sa kwento ni Glyza. Ang masasabi ko lang, kung ako yung nasa sitwasyon ni Glyza, malamang samot-saring uri ng tigalpo ang binato ko kay Junjun. Takti, sobrang nakakatakot yun. Bigla-bigla ka magkakaroon ng katabing bata. Diba? Kahit sino naman magugulat. Pero hanga ako dito kay Glyza. Para bang hindi man lang siya nasindak. Kaya Glyza, comment ka sa baba ah. Okay, opinion ko kay Jude. Siguro yung nagliliwanag na babae na yon, reyna ng mga diwata yon, o mataas na uri din ng engkanto. Tapos gabay niya yon. Parang yung sa kapatid kong si Ella, prinsipe ng mga engkanto yung gabay. Ang nakakatakot kasi kapag ganito kalakas yung gabay mo, bukod sa walang makakalapit sa yung kahit na anong kauri nila, na maganda naman. Ang pangit lang na part, yung gustong gusto ka nilang kunin. Yung tipong kahit anong klase ng paraan, gagawin nila makuha ka lang. Magagaling yan sa mga pangaakit. Kung babalikan nyo yung mga kwento ko tungkol kay Ella, malalaman nyo yung iba't ibang estilo nila para maakit yung ginagabayan nila. Opinion number one ko lang yan. Yung opinion number two ko naman, malamang nakatira yon sa puno ng balete o sampalok. Tapos trip na trip ka nilang kunin. Ang kaso lang, meron kang gabay na tumutulong na pigilan yung mga yon para makuha ka. Isang magandang halimbawa dyan, yung sa shortcut, yung asong makintab na kulay puti. Kita mo, sinamahan ka niya sa masukal at alam niyang delikadong lugar. Hindi kanya pinabayaan. Malamang, yun din yung dahilan kaya hindi ka makuha ng mga nakatira sa puno na yon. Yung gabay mo din yung tumulong sa asawa ng tita mo para maabutan ka nung mga oras na tumatakbo ka papunta sa tuktok ng Burol. Diba? Yan lang naman yung mga nakita kong posibleng dahilan ng kwento mo. At saka, opinyon ko lang yan. Kung may mas magandang opinyon pa kayo kaysa sa akin, comment nyo lang sa baba. Kung may tanong kayo sa kwento ni Jude, ilalagay ko si Jude sa pinned comment. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Yung picture, nasa dulo.